guys, welcome back to my channel. Ngayon pa ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na naman po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Red Jasper. Number 2, Tiger's Eye. Number 3, Black Obsidian. And number 4, Clear Quartz. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Red Jasper. Sinasabi po dito ng ating tarot card na maaring maraming magagandang oportunidad ang nakalampas sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaring meron kayong matagal na pinoblema pero good news, masusolusyonan na daw po ito. Sinasabi rin po dito na may darating kayong kasaganahan. At sinasabi rin po dito na maaring may okasyon na paparating sa inyo at maaring matutuloy naman ito. Meron kang sitwasyon na pinagdadaanan sa ngayon na wala kang kakayahan para ito'y solusyonan. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring kayo ay makakabalita at ang balitang ito ay parang papuri mula po sa ibang tao na maaaring mapupuri kayo ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. Sinasabi po dito na ang swerte daw po ninyo ay biglaan darating sa inyong buhay nang hindi ninyo inaasahan at kayo ay makakaisip ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Sinasabi rin po dito na may kasaganahan kang paparating. At iingatan ninyo ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Or maaaring ngayong araw na ito ay hindi na maganda ang inyong panlasa. At maaaring ito ang maging problema ninyong matindi. Sinasabi rin po dito na maaaring sa mga may anak na nakapili po nito, ang inaalala daw po ninyo ay ang inyong pong mga anak. Sinasabi rin po dito na maaaring may isang babae ka na hindi mo makakasundo or meron kang matagal na ito, parang ito'y kakilala po ninyo na maaaring kayo po laging magkasalungat sa lahat ng bagay at maaaring may pag-aaway na magaganap sa inyo. Huwag ka daw po mag-alala dahil kayo daw po ay may magandang kapalaran nag-iintay at ang swerte ninyo ay biglaan darating nang hindi ninyo inaasahan. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito ng ating tarot card sa mga nakapili nito ay maaaring dadaan kayo sa mga pagsubok sa inyong buhay pero kapag natagpusan nyo na lahat ng ito ay maaaring kayo ay maging isa sa pinakamataas ng uri ng pamumuhay soon. Sinasabi rin po dito na ang swerte nyo ay hindi nyo akalain na bigla ang darating sa inyong buhay at sinasabi rin po dito bagamat sa mga dumaraan sa inyong mga pagsubok sa ngayon ay medyo matitindi gaya ng mga problema tungkol sa pera. Pagbabago ng inyong buhay at magandang pagbabago ang maaaring maganap soon. Kung kayo daw po ng inyong relasyon ay lagi nag-aaway, kayo po naman ay nagkakaayos kaagad. Kumbaga, nasusuyo kaagad kung may matinding pag-aaway ay laging minumuntik-muntik daw po kasi ng parang minumuntik-muntik ang inyong relasyon. Minsan, sobra kayong mag-away, tas mauwi sa hiwalayan, tas susuyuin ng isa, ganon.
At away bate daw po kayo. Hiwalay balik. Ganoon daw po ang sistema ng inyong relasyon. Ang sabi rin po dito na maaaring meron kayong makakaaway at ito po ay isang lalaki. Yan, sabi rin po dito na meron magbibigay sa inyo ng tulong or may mag-o-offer sa inyo pero parang mapapahindian nyo ito. Sinasabi rin po dito na maaaring may manghihingi sa inyo ng tulong at hindi mo ito mabibigyan ng tulong. Yan, sabi po dito na hindi ka naman nakakalimot magdasal. Maaaring may isang babae ka nga po na hindi makakasundo, magkakaroon kayo ng hidwaan. Yan, sabi rin po dito na hindi naman kayo magkakahiwalay, bagamat laging pamuntik-muntik kayo ay magkakahiwalay. Yan, sabi rin po dito na may darating sa inyong balita na ikaiinit ng inyong ulo. Yan, sabi rin po dito na huwag kang mag-alala dahil malapit nang umikot ang magandang kapalaran para sa inyo. At kapag natagpusan mo ang mga problemang ito, ay magiging magtatagumpay po kayo dahil kayo daw po ay kumbagay nakatakda na, kaya lang may mga pagsubok na dumarating pero kayo po yung magiging isa sa pinakamataas ng uri ng pamumuhay soon. At maalala nyo ang hula ko sa inyo kapag ito po ay nangyari na. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay masipag na tao, number 3. At kayo daw po ay parang handang gawin ang lahat para sa inyong pamilya. At malapit mo nang anihin ang inyong kasipagan. Kayo daw po ay breadwinner ng inyong pamilya. At kasalukuyang kayo ang nagsasuffer para sa inyong pamilya. Dumadaan daw kayo sa pagsubok sa inyong buhay karelasyon. Kaya sabi rin dito na mag-iingat ka dahil parang maluloko pa po kayo sa usapin ng pampinansyal. Maaring kayo ay maluloko tungkol sa pera. Sinasabi rin po dito na meron kayong pupuntahan pero hindi ito matutuloy. Sinasabi rin po dito na maaring meron kayong makakaaway. Sinasabi rin po dito na marami magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo. At sinasabi rin po dito na makakaiwas naman daw po sa tukso at may darating na bagong miyembro ng inyong pamilya. Kayo daw po ay wais na tao. Sinasabi rin po dito na basta't maging aware kayo kung may pagtatangka tungkol sa usapin ng pampinansyal, ay huwag nyo na itong pakikinggan, huwag nyo nang papansinin dahil maaaring kayo ay maluloko. Parang ang maluloko po sa inyo ay isang lalaki. Parang may mag-aalok sa inyo ng ganito na may involve na pera, ay huwag niyong papansinin dahil maaaring ito po eh maluloko lamang kayo. Yung sabi rin po dito sa mga single na nakapili nito ay sa ngayon na hindi mo pa ito matatagpuan. Kung may pag-aaway mang naganap, masusolusyon na naman daw po ito kaagad. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 3. Number 4. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may darating sa inyong balita at ang balitang ito ay kaiinit ng inyong ulo. Ito po ay maaari tungkol sa pera. Kaya sabi rin po dito na maaaring magkaroon daw po ng kasalan sa inyong pamilya. Kaya sabi rin po dito na maaaring may problemahin kayo tungkol sa usapin ng pampinansyal. At sa mga single na naghihintay ng forever, sa ngayon ay hindi mo pa ito matatagpuan. Kaya daw po ay pinanghihinaan ng loob. Yan, sabi rin po dito na maaaring meron kang isang lalaki na hindi nakasundo at isang babae para may pag-aaway sa inyong naganap pero magkakaayos din naman daw po kayo. Sinasabi rin po dito na maaaring meron kang problemahin ngayon tungkol sa pera. At gustuhin mo mang mabago ang sitwasyon mong pinagbaladaanan sa ngayon ay wala ka pang kakayahan para ito'y baguhin. Pero malayo naman sa depression ang problema mong pinagdadaanan. Bagamat maaaring may isang lalaki kang makakaaway tungkol sa usapin ng pampinansyal. Lalaki ang miyembro ng inyong pamilya at magiging masaya naman daw po. Kung may pag-aaway mang naganap, ito naman daw po ay mapag-uusapan. Yan, sabi rin po dito na maging aware kayo dahil parang may pag-aaway nga pong magaganap tungkol sa pera. At sabi po dito ay parang magiging maiksi ang inyong PC
at magiging mainitin ang ulo nyo nitong magdadaan ng mga araw. Dumadaan daw kayo ngayon sa madilim na mundo. Ibig sabihin, marami kayong problema ang pinagdadaanan sa ngayon. Yan po ay higit sa lahat tungkol po yan sa usapin ng pampinansyal. Yan po ang sinasabi ng ating pick-a-card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!